Hello mga kababayan ko, kumusta po kayong lahat, mga friendster? Aslang ako. Sang-ayon ba kayo sa ginawa ni Secretary Bello na ililip nila ang total ban sa Kuwait? Hello, Secretary saan? Aywan ko. Secretary Bello, maawa naman kayo sa mga OFW. Tsaka kapag sinabi ninyong total ban, i-total ban na ninyo. Hindi nyo ba alam? Pinagtatawanan na tayo ng mga Arabo. Kasi ang gobyerno natin, nadadaan na lang daw sa pera. Totoo ba yun? Nabayaran ba kayo ng Kuwait? Kaya ililip ninyo ang total ban? Totoo kaya yon? Baka naman totoo, no ho? Sana naman eh, pagtuunan ninyo ng pansin kapag po inyong tinotal ban na tumulad naman kayo sa iba na matagal. 1 year, 2 years, bago nyo po ipa-open uli. Hindi yung parang ilang linggo lang, ilang araw lang, ano ba yan? Bakit pa kayo pumunta dyan sa Kuwait? Wala naman palang mangyayari. Tsaka, justice doon. Kay kababayan Jeneline. Jeneline Villapen, di ba yun? Nasaan yung justice noon? Ipakita niyo muna. Kung anong ginawa ng amo niya, dapat yun ang maranasan. Sus Mary Joseph naman. Pinagtatawanan na tayo ng mga Arabo. Akala niyo lang. Kayo, maganda kalagayan nyo sa Pinas. Kami, kaya kami naririto eh. Sa simpleng kikitain namin, makakakain na ang pamilya namin ng 3 beses isang araw. Kaya kahit buhay namin nakataya, hindi naman kami naghahangad na yumaman. Ang sa amin lang, itrato kami ng tama. Inano na ng Pangulo ng Pilipinas, total ban. Total deployment ban. Bakit ganun? Nakita ko ang balita. Ang balita, ililip na. Sus Mary Joseph, nakakahiya na po ang Pilipinas. Totoo ang sabi ng mga Arabo. Nadadaan tayo sa pera. Ano ba yan? Nakakahiya na. Maraming kinakawawang Pilipina. Tsaka hinahangad po ng karamihan after ng Kuwait ninyo i-total ban, ininext ninyo sana ang Saudi Arabia. Kung may mga pangyayaring hindi maganda sa Kuwait, meron din sa Saudi. Paano nyo magagawa yan? Ilang buwan lang ililip nyo na ang total ban. Sus Mary Joseph, sana hindi na lang pinaban ng Pangulo ng Pilipinas yan. Kasi nakakahiya lang tayo, di ba? May nalalaman pa tayong paban-ban, total ban. Tapos, tatanggalin din naman. Sino bang nakakahiya doon? Kung hindi naman ipagpapatuloy ang total ban, hindi na sana binan, di ba? Hinahangad na lang sana natin ang hustisya doon sa kababayan natin pinatay ng amo. Yung kay Dima Pelis nga, ano kayang nangyari na doon? Wala akong nababalita ang hustisya doon. Ano ba yan? 1 taong higit na. Ilang kababayan pa ba ang dapat ilagay sa freezer? Ilang kababayan pa ba ang mabibiyak ang ulo? Bago magising ang Pilipinas. Huwag niyo po kaming sisihin na kaming mga OFW kung bakit kami naririto. Kung kami, buhay na kataya namin dito, mas lalo na po doon sa Pilipinas. Doon, hindi lang sarili namin, pati pamilya namin nadadamay sa gutom. Kaya kami nagtitiis dito kahit ang isang paa namin nakalubog sa hukay. Naghahangad kami ng simpleng pamumuhay, hindi para yumaman. Ano na po yan, Secretary Bello? Paano nang mangyayari niya? Nakakahiya ang Pilipinas. Mga kababayan, ano, sang-ayon kayo sa ginawa? Para sa akin ako, hindi ako sang-ayon. Nakakahiya lang tayo. Sana hindi na lang in-announce na total ban.
Sana in-announce nyo na lang, yes, bayaran nyo ang Pilipinas para wala nang ban. Ganun na lang sana. Para tayo, alam nyo ba yung sitwasyon ng gobyerno natin, parang kabuti. Ha? Parang kabuti. Sa una, masigla. Maganda, masarap kainin. Pag nag-ano na, unti-unti nang maglalaho, mawawala na sa lupa. Ganyan, ganyan ang sistema. Uusbong, mawawala. Uusbong, mawawala. Kasi natatapalan ng pera. Sabi nga nila, totoo, sabi nga ng mga amo, ang gobyerno ng Pilipinas natatapalan ng pera. Ngayon, pag nawala ang total ban sa Kuwait, totoo sinasabi nila. Hindi sa aming mga OFW or sa akin nagmula yan. Sa mga amo po yan. Diba? O sige, good luck na lang sa atin. Sa mga taga-Kuwait, good luck na lang. Inalista yung total ban.